Ayan guys, good morning sa ating mga ka-planters. Today ay tayo ay magre-repad ngayon uli ng mga alokasya. Alokasya paidik, yan, nilagyan natin ng lupa. Yan guys, is malaki na yan dati, may biglang lumingit. Kasi panahon nata ngayon ng taglagas eh. Kaya yun, niripat ko para mabago ang lupa. Kasi pag hindi mo niriripat, parang nawawala yung stansya ng kanyang lupa, kaya kailangan natin i-repot lagi. Hindi ko alam kung kailan, pero pag napapansin yung lumilit ang daon tapos parang namamatay, ayan, mag-repot na kayo. Baka yung lupa niya is kulang mo sa vitamins, parang ganun. Hindi ko na na-video yung pagtatanggal natin sa pet kasi wala na rin naman siyang ugat, parang natunaw na. Ayan guys, nilalagay ko na sa lagayan sa mga hindi nagagalaw para yung ugat niya ay hindi magalaw ng magalaw para hindi mamatay. Kasi masailan pag bagong ripat para kumapit agad yung ugat niya sa lupa. Ayan guys, tapos magre-ripat din tayo ng albo, alokasya albo. Ayan guys, medyo malaki na rin siya. Pero kaya na ilipat kasi nga baka wala nang sustansya yung lupa niya. Kailangan madaan tayo sa pagtatanggal ng lupa. Kasi sayang kung may maputol na ugat. Kasi sa ugat pag minsan may tumutubong ano, parang laman niya. Ayun ang nagiging babies niya. Kailangan maingat kasi medyo may kamahalan itong halaman na to. Hindi ko alam kung magkano yung mga ganyang price. Kasi dati nabili ko lang ng 250 yan. Baby pa, mga maliit pa lang naman. Pero lumaki na ganyan. Baka mag-price na yun ng mga 1K up. Parang ganun. Kasi halos 2 feet na siya taas. Pero hindi malaki yung kanyang mga stem. Tapos yung variegated medyo konti pa lang din. Iniingat na ingat akong tanggalin kasi baka maputulan tayo ng ugat. Sayang, di ba? Ayan. Yung kalug-kalug lang. Para man yung lupa. Ano, okay na. Kopya. Ayan guys, di ba na ang dami na niyang ugat. Hindi tulad nung kanina na walang ugat kaya hindi ko na binidyo. Lahat ay makukuha din na laman sa ugat. Ngayon, lipat ko sa mas malaki para yung ugat niya mas dumami pa. Lagyan natin pa yung bagong lupa. Galing sa sako yung mga tinaktak natin. Tapos yan, may papakita ako sa inyo na yung sinasabi kong laman sa ugat. Ayan, yung laman sa ugat niya, diba? Ayan yung nagkakaroon ng sibol. Mga anak niya, yan. Isa, tapos meron pa dito ang isa. Ayan, yan, meron pa isa, yan. Bali, dalo siyang laman sa ugat. Hindi ko na rin masyadong tinanggalan ng lupa, baka kasi maputol, sayang, diba? Malutong kasi ang ugat ng mga kaladyong alokasya, mga ganun. Tapos madaan ko rin siyang nilagyan ng lupa. Guys, ngayon kasi panahon ngayon ng hindi ko alam kung taglagas talaga kasi yung papansin niyo sa mga kaladyong mga alokasya na talagang lumiliit siya tulad ng mga Mickey Mouse, ganun. Pero hindi naman siya namamatay. Hintayin nyo lang. Pag nawala siya ng dahon, tapos may laman pa siya, huwag niya itapon, hintayin niyo lang yung sumibol kasi parang may panahon din na sibulan sila kahit laman lang, mabubuhay ulit. Yung lupa akong ginamit guys is wala namang, hindi ko binili yan kasi ginawa ko lang yun sa mga pinag-ulingan, yung uling na kahoy, ganun.
Kasi may mga bulok din naman kahoy dyan, yung mga hindi nauuling. Nabubulok na lang siya. Mga ilang taon ko na rin naman ginagamit. Hindi naman nakaka-apekto sa halaman. Hindi naman nakakalason. Yung iba nga, nilalagay pa yung uling sa ibabaw, di ba? Yan guys. Hindi ko na dinikdik, hindi ko na yung dinidiin kasi baka ano ba yung ugat. Kinain ako na dinidik, dinadasi ko lang. Pero hindi ko yun anong kamay. Yung iba kasi pag inaano para tumayo lang yung halaman, inain nila yung lupa para dinadasik nila ng kamay nila. Eh baka maka-apekto. Tapos yan, naglagay ako ng stick para siguradong hindi siya magalaw. Huwag nyo rin ilalagay sa mga hanginan, mga tabing, yung mga tabing karsada. Dapat likod na lang ng bahay nyo kasi mahanginan yan. Hindi siya mag-ano yung ugat niya sa lupa. Magagalaw na magagalaw. Just natalian natin para talagang safe. Hindi siya magalaw. Tapos yung pagtatali natin dapat hindi mahigpit. Kasi baka makasugat sa mga dahon niya. Yan, ito mo yung ginagawa. Dasit ng konti. Tapos mamaya didiliganan natin. Ganun guys, mag-repot kayo ng mga halaman nyo pag nakikita nyo parang hindi lumalaki, mabagal lumaki. Kaya mga 3 buwan na lupa, pwede na yun. Repot na kayo para may bago uling nutrients yung lupa. And guys, ito na nga pala yung after niya. After natin ma-repot, yan na nga nagka-babies na siya, diba? Sabi ko sa inyo eh, sa lupa lang yan. Yan na yung babies niya, yung pinakita ko sa yung dalawa. Diba, yan yun. Yan yung pinakita ko sa inyong laman na dalawa. Nung naglaban yung kanyang ugat. Ayan. Kahit hindi ka na mag-ano ng laman, hindi ka na magputol-putol ba? Kasi baka mamatay lang din yung kaladyo mo. Ganyan na lang, hintayin nyo na lang sumibol kasi mabilis din naman siya sumibol. Kaysa magputol-putol pa kayo laman, natutunaw, kaya na mamatay. Diba, sayang lang din. Kaya hintayin nyo na lang. Ganyan, ripat nyo lang. Medyo iultaw nyo yung mga laman. Ayan, diba? 2 babies niya, pinakita ko sa inyo. Mabilis lang, wala pang 1 buwan lang ata yan, nagkaganyan na agad siya. Tapos, inano ko rin sa mga maulan, para yung dilig niya is parang normal lang. Ito yung nakaraan nating nirepat na Mickey Mouse, medyo lumiit na siya. Pero okay lang kasi nagkaroon naman siya ng babies, di ba? Ang importante yan, dumami, magka-babies. Hindi yung importante lumaki yan. Gumanda. Kasi yung ano tayo eh. Bebenta rin tayong halaman kaya kailangan natin yung umanak. And guys, ito yung isa yung walang ugat. Diba napansin nyo yung unang-una nating nirepat kanina. Yan yun yung after niya. Wala pang ano, 1 buwan na lang din yan. Ayan, nagkadami-dami na siya. Ganyan, walang ugat yan guys. Tumubo na lang siya dun sa laman. Kasi nga nabaguhan. Tapos ang dinidilig ko guys, iaano ko sa inyo yung mga pandilig ko. Wala namang pataba yun. Yun lang ay ano lang. Sabaw ng sinaing tapos saging. Pero ipain na natin sa next vlog natin. Kung anong itsurahin nun. And guys, tapos yun. Nag-ano-ano ako nung ano. Naganap-anap ako ng mga halaman ko sa tabi-tabi. Tapos ito, nakita ko. Kalateya. Medyo nagandahan ako. Pwede natin idagdag dun sa ating pang-display dun sa background music, di ba? Maganda na rin naman siya. Ayan guys, napakabayaan ko lang kasi mga halaman ko talagang pabayaan nyo lang. Kasi sa mga wild din naman sila nakukuha. Yung mga ganyan. Mas gumaganda nga siya sa wild eh. Kaya parang itabi nyo lang sa mga halaman. Parang nasa ano lang siya, nasa normal na environment lang. Itabi nyo sa mga halaman parang medyo malamig-lamig ka. Tapos tingnan-tingnan na niya kung gumanda na. Pag gumanda na, di ulin yun na. Pan-display na natin, di ba? Ganun lang yun. Tulad nito, napabayatin mo yung lupa. Wala na. Kasi nga, kakaulan na ano yung lupa niya parang natumatalsik ba sa ano? Sa labas. Kaya tinan mo.
umaalis kalahati na. Pero gumanda pa rin yung halaman kasi nga. Kasi nga, ibang halaman guys, kung kailan mo inaalagaan, saka naman namamatay. Maraming ganun eh, kung kailan mo nilagyan mo ng mga pataba, ng mga lupa na pagkamahal-mahal ng bili. Pero pagkadating ng ano, ganun pa rin. Depende lang din kasi yan. Depende lang sa... Hindi ko alam kung totoo yung green hand kung tawagin. Green hand. Green thumb pala. Ako talagang hindi ko lang talaga kung mag-research din tayo kung anong klaseng halaman, kung pwede sa init o hindi. Lahat ng halaman ko hindi ko nalagay sa init eh. Direct sunlight hindi. Ayun guys, thank you nga ulit sa panonood natin. Tapos na tayo ngayon sa pag-re-repot. Next vlog, repot uli kasi may mga video pa tayo na nirepot. Hinihintay ko lang yung before niya tapos yung after niya hinihintay lang natin para isang video na lang. Para kita nyo rin kung anong nangyari, di ba? Tulad nitong video natin na yung after is nagkaroon ng mga babies, di ba? Mas maganda yun. O kaya sumubil ulit siya kung ilang buwan, di ba? Para ma-update ko rin kayo. Yan guys, yung mga halaman natin na napapansin nyo, nakikita nyo dyan. Available po yan, message na lang kayo. Lagay ko sa description yung ating Facebook. Message na lang kayo through Messenger na lang para sa Facebook ko may mga naka-ano rin ako doon, naka-post na mga halaman na available. Okay, thank you guys.